Magluluto tayo ng tuna sarsyado gamit ang delatang tuna. At ito yung mga ingredients na kailangan natin para sa ating recipe. Umpisa na natin. Magpapainit lang tayo ng pan at lagyan na natin ito ng mantika. Pabayaan lang natin na uminit na yung mantika. At once na mangyari yan, ilagay na natin yung bawang. Itong bawang ay dinurog ko lang at chinap ko. Medyo malalaki yung pagkakahiwa. Pwede pa ninyo itong hiwain ng maliliit kung yun ang gusto ninyo. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa mag-light brown na yung kulay ng bawang. At igisa naman natin yung sibuyas. Ito'y dilaw na sibuyas na in-slice ko lang ng maninipis na peraso. Pwede pa ninyo itong i-chop kung yun din yung gusto ninyo. Pero yung pag-slice lang ng sibuyas, okay na to. At pwedeng-pwede rin kayo gumamit ng kahit anong kulay ng sibuyas. At kailangan din nating igisa yung kamatis. Ito na yung hinog na kamatis na hiniwa lang natin into cubes. Itutuloy lang natin ang pag-isa hanggang sa lumambot na ng tuluyan yung sibuyas at yung kamatis. And at this point, pwede na nating ihalo yung tuna. Ang gamit kong dilatang tuna ay yung may tubig, kumbaga naka-brine, may brine solution. So sinasama na natin yung liquid sa pagluto dahil nga may lasa ito. Pero kung ang gamit ninyo yung tuna na nakababad sa oil, tanggalin muna natin yung oil at pagkatapos ilagay natin yung tuna. Igigisa lang natin itong tuna kasama yung mga ingredients na nasa ating pan ng mga 2 minuto. At i-ready na natin yung tubig dahil yun naman yung next ingredient na ating ilalagay. Dahan-dahan lang ang pagbuhos ng tubig at haluin lang natin. Papabayaan lang natin itong kumulo. At once na kumulo na, i-prepare naman natin yung itlog. Ang ginawa ko ay krinak ko lang yung itlog, nilagay ko sa isang maliit na bowl. At ngayon ay binibit ko, binabati ko lang hanggang sa maging smooth na yung texture. At once na ready na itong itlog, dahan-dahan nating ibubuhos dito sa ating lutuan. Pagkabuhos ng itlog, hintayin muna natin mga 20 seconds lang. Basta tingnan natin na i-observe natin, kapag napapansin natin na medyo namumuuna yung gilid ng itlog, yun na yung time o yung oras, kumbaga, para pwede na nating ihalo. Kapag hinalo natin yung itlog kagad-agad, magmimix lang ito doon sa liquid. Hindi yun yung gusto natin consistency. At kapag pinatagal naman natin yung itlog na maluto, mamumuuna naman ito. Doon lang tayo sa gitna. Hahaluin lang natin ito ng dahan-dahan, ha? Huwag masyadong mabilis. Kumbaga, alalay lang tayo sa paghalo. At itutuloy lang natin ang pagluto ng mga 2 minuto pa. At makalipas ang 2 minuto, ready na to. Titimplahan na natin. Maglalagay muna tayo dito ng paminta o ng ground black pepper. Pwede kayong gumamit dito ng paminta na ground na katulad ng gamit ko. Pwede kayong magdurog ng paminta. Pwede na kayong gumamit ng puting paminta. Ground white pepper, okay lang yan. At maglalagay din tayo dito ng dahon ng sibuyas. Ito yung tinatawag natin na green onions. Hiniwa lang natin ang maliliit na peraso. Haluin lang natin at pagkatapos na ilutuin lang natin ng mga 30 seconds. Hindi natin kailangan tagalan ang pagluto sa dahon ng sibuyas. Nilalagay nga natin itong hilaw, di ba, minsan, pag toppings. Ayan, at pagkatapos na ilalagay na natin yung pinakahuling ingredient. So, syempre, seasoning pa rin na to. At ang tinutukoy ko yung patis. Pwede kayong gumamit ng patis, pwede kayong gumamit ng asin. Depende yan ano sa gusto ninyo. May mga kaibigan kasi tayo na hindi gumagamit ng patis. So kung ayaw nyo ng patis, asin ang gamitin ninyo. Magdadagdag lang ako ng konting tubig para lalong magkasarsa. Ito ang ating dish. Pabayaan lang natin kumulo uli at pagkatapos ay haluin lang natin. At ready na to. Ilipat na natin ito sa isang serving bowl at iserve na natin. Simpleng simple, napakadaling lutuin. Abot kaya at napakasarap. Ito na, ang ating tuna sarsyado. Kain na tayo!